Welcome mga ka-CP. So ngayon may ituturo naman akong tutorial para sa inyo. So ang ayusin natin ngayon ay Sharp Karaoke. So ang trouble daw nito ay hindi siya nagpa-power on. Kaya titignan natin yan mga ka-CP. Pero bago natin buksan, itesting muna natin kung sira talaga siya. So intro muna tayo mga ka-CP. So, ipa-plug in ko na siya mga ka-CP para makita natin yung trouble. So, ayan. Naka-plug in na siya mga ka-CP. So, bubuksan ko siya if may nag-on yung kanyang indicator. So, wala siyang indicator. So, it means dead set talaga siya mga ka-CP. So, pag ganyan, possible na sa power supply ang sira nito. So ayan, pinindot ko sa may radio. So wala siyang tunog. So ayan, kahit saan mong pindutin, wala talagang sound. So sige, buksan na natin 'to. So ayan yung laman ng karaoke. And then iisa-isahin natin yan na i-check if may trouble din sa ibang parts ng circuit niya. So ang una nating i-check mga ka-CP is yung kanyang transformer if may tama yung voltage na nilalabas niya. So itatanggal ko muna to mga ka-CP. I-pull out muna natin to para maayos yung pag voltage check natin mamaya. Remind ko ulit sa inyo mga ka-CP, kung bago ka pa lang o napadaan sa aking channel, huwag mo kalilimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para lagi kayong updated mga ka-CP. At kunting tulong na rin yun mga ka-CP, and pakilike na rin ng aking video kung nagustuhan mo yung content na to. So salamat. Ayan, bali pinulled out muna natin siya sa kanyang housing para ma-check natin isa-isa. So ang una nating gagawin is i-check natin itong power supply niya. And then pagkatapos, doon naman tayo sa may kanyang transistor, yung kanyang power transistor para mapatunog yung speaker. Then kadalasan na nasisira dito is yung sa may transistor o kaya sa may power supply. So dyan lang tayo magpo-focus mga ka-CP. So bali nilagay ko na yung testing probe sa secondary ng transformer para ma-check natin kung may voltage na lumalabas sa secondary niya. So ayan, ipa-plug in ko na siya. So kung napapansin nyo mga ka-CP, meron siyang voltage. So pumapasok rin pala yung voltage niya sa transformer. So ang voltage niya is umaabot lang ng 15 volts AC. So bali i-check natin itong fuse, baka open na siya. So good pa rin siya mga ka-CP. Ibig sabihin, pumasok yung kanyang voltage. Ang pinagtataka ko lang mga ka-CP ay kung bakit hindi pumutok yung fuse. So dyan mga ka-CP mapapaisip na talaga kayo kung ano yung kanyang trouble. So i-check muna natin itong rectifier, baka may shorted din. So, kung napapansin nyo mga ka-CP, good yung kanyang mga rectifier diode. So, dito sa kanyang power supply is good naman. So, i-check din natin itong capacitor, baka nag-leak na. So, good pa naman siya mga ka-CP. So, bumabalik din yung kanyang pointer.
So, bali, tinitignan ko muna yung circuit niya, baka may lost connection lang. So, pag ganito kasi yung trouble, mga kasipi, mapapaisip din kayo para sa mga yobe. So, para sa akin, mga kasipi, sa power supply muna tayo magpo-focus. Kasi dyan lang naman yung kadalasang trouble pag dead set talaga yung isang amplifier or karaoke. So, i-check na rin natin itong kanyang stereo amplifier transistor or STK, yung mga IC na ganyan. So, kadalasan may shorted din sa mga ganyan, mga kasepi. So, ang next step natin ay sasaksak na natin yung kanyang transformer para mag-check voltage na tayo. So, sa ganyang paraan, mga kasepi, mas mapapadali yung ating paghahanap ng trouble. So, tuturuan po kayo kung paano mag-check voltage. So, bali, digital tester yung gagamitin ko para makuha kagad yung exact value ng voltage niya. So, isiset ko muna siya sa 200 AC. So, ayan. Isasaksak ko na siya, mga kasipi, para maka-check voltage na tayo. So, ayan. Ang una nating isi-check dyan ay yung kanyang papunta sa diode AC. Kung pumasok talaga yung voltage. So, ayan. Meron siyang 14.2 volts. So, dito sa may diode, 14.2. So, ayan. So, bali, good naman yung kanyang AC. Okay naman yung kanyang AC. So, isiset naman natin siya sa DC voltage. So, ayan. Kung napapansin nyo, mga kasipi, 7 volts na lang yung sa kabila ng kanyang rectifier diode. So, sa ganyan, mga kasipi, parang hinahati yung kanyang voltage. So, ayan, parang hinahati yung kanyang voltage, mga kasipi. So, susundad ko muna yung kanyang connection para matrace natin kung saan talaga yung circuit niya. Yung naghahati sa kanya, mga kasipi. So, ayan. Bali, sinusundan ko yung kanyang voltage. So, dito sa capacitor niya is walang voltage na pumapasok. Dapat meron niyang karga. Tapos, papuntang transistor sa may amplifier. So, bali, dito sa may second terminal ng diode is nahati talaga siya, mga kasipi. So, kung dito sa may primary is 13 volts or 14, dapat sa secondary niyan is umaabot na sa 16 or 15, basta tumataas na yung kanyang voltage, DC. DC voltage na siya, mga kasipi. So, may napansin ako dito, mga kasipi. So, kinat ko muna yung video para mahanap yung salarin. So, pag test ko dito, mga kasipi, meron siyang 14 volts. 14 volts DC. So, nabaliktad ko lang yung probe niya. Pero 14 volts siya, mga kasipi. So, pag dito sa capacitor, is wala na siyang karga. Walang pumapasok na voltahe, na DC. So, ayan. Kung napapansin nyo, may 14 volts siya na DC sa may terminal na papunta sa may 12 volts. Hindi ko alam kung bakit putol yung kanyang connection papunta dun sa may 12 volts. Pero kung titignan nyo, mga kasipi, parang mali yung pagka-design ng circuit board. Kasi normal naman yung kanyang output sa DC, tapos wala na siyang connection papunta sa may capacitor. So, bali, dumaan din siya sa may switch, sa may volume. So, diretso switch na yon. Pagka binuksan mo yon, mga kasipi, automatic, magbubukas na rin yung kanyang karaoke.
So bali dito lang tayo natagalan, mga kasepi. So ilalapit ko siya para makita nyo din. So itong connection na to is wala nang pumapasok na supply. Is dapat meron siyang supply papunta sa my fuse. So yung connection niya is nagdumaan sa jumper papuntang fuse. So yung fuse papunta rin siya sa may switch, sa may volume na may kasamang switch yan. So pabalik na siya sa may capacitor. So dapat meron connection yan, mga kasepe. So ayan. So kung napapansin yung mga kasepe, mukhang alam ko na yung sala rin, mga kasepe. So ayan na nga, mga kasepe. Itatry natin na i-short itong tatlong pin niya. So hindi ko lang alam kung para saan ito. So yung nag-design nito parang dalawang switch ata yung nilagay niya. So bali hininang ko na siya, mga kasepe. Sinort ko lang yung tatlong pin niya papunta sa may fuse. Kasi parang hindi dumadalo yung voltage niya papunta dun sa may fuse. So itry natin, mga kasepe, kung okay talaga. So ayan, ipa-plug in ko na muna siya para makita natin kung mag-on na yung amplifier. So ang gagawin natin ay mag-check voltage ulit tayo kung nakapasok na yung kanyang voltage sa may capacitor. Kung mayroon na siyang karga, ibig sabihin good na yung kanyang power supply, mga kasepe. So merong supply sa kanyang AC. So ipa-power on ko muna siya, mga kasepe, para makita natin kung meron ng karga yung capacitor. So ayan nga, mga kasepe, meron na siyang 17.1 volts. So ibig sabihin dito lang talaga nagka-problema sa kanyang connection. So bali parang may putol na connection dyan, kaya di lang nakakadalo yung kanyang voltage papunta sa may capacitor. So ayan na nga, mga kasepe, meron na siyang indicator. So good pa naman yung kanyang supply pati sa may tuner. So i-check natin, mga kasepe, kung okay pa yung kanyang circuit sa may amplifier. So ayan lang yung ginawa natin, mga kasepe, sinort lang natin. Wala tayong piyesang pinalit. So bali binalik natin sa kanyang housing para maikabit natin itong kanyang speaker. And then ipa-plug in ko siya, mga kasepe, kung successful na talaga yung ginawa natin. So sana nga tumunog na siya, mga kasepe, para hindi na tayo mahirapan na mag-troubleshoot. So ayan, i-on ko na siya, mga kasepe. Ayan, may indicator ng lumabas pati dito sa taas sa may tuner. So ayan na nga, mga kasepe, kung napapansin nyo, meron na siyang sound. So ayan. So pinapatay-patay ko lang siya para iwas copyright claim. So remind ko ulit sa inyo, mga kasepe, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. So bali okay na siya, mga kasepe. So good din yung kanyang tuner. So nakakasagap pa rin ng maraming channel. So ayan. So ayos na siya, mga kasepe. Salamat sa panonood.